lahat, ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So bago tayo magsimula ay shoutout nga pala kay Capridge TV, kay Kamaster Lon TV, at kay Andy Rabino TV. Ito yung ating mga kaibigan sa larangan ng pagbibigay ng tutorial sa iba-ibang technology. So kaya sana po ay mapuntahan natin silang lahat. So ngayong araw po na to ang i-demonstrate ko ay yung tinatawag na twin tab wiring connection. Ito ay merong dalawang motor na tinatawag nating wash motor at yung tinatawag nating spin dryer motor. Pero ginamitan ko to ng terminal block para dun sa mga baguhan ay masundan yung linya ng kuryente at ito ay wala na sa mismong kaka niya. Ito ay nandito na sa aking harapan at tayo ay magwa-wiring, pero bago yun ay aralin muna natin yung connection sa aking whiteboard. So ready na kayo? Puntahan natin yung wiring connection para mas lalo nating maintindihan. Ito yung ating twin tab washing machine wiring connection. Unang-una, siyempre, aralin natin yung wash motor natin na yung pinakamataas na resistance makukuha natin sa actual na pagsukat ng tester natin ay yung tatawagin natin common at ayun yung line 1 natin na merong connection dun sa fuse natin para nakakonekta sa ating main plug. So, yung dalawang windings na magkapareho ng resistance na makukuha natin ay ito ay pareho ang resistance dahil nga the same yung number of turn at size ng wire. At doon nakakonekta yung tinatawag nating starting capacitor. Example natin, 10 microfarad over 350 volts. At meron tayong wash timer. At ang common natin ay nasa gitna. Napupunta naman sa line 2 natin. So kapag ito ay nag-select sa kanan, ito ay masusuplayan, ito yung tatawagin nating running windings at yung kabila ay magre-react as a starting. Pero once na ito ay lumipat naman sa kabila, ang kuryente ay mapupunta dito at masusuplayan papunta sa ating line capacitor, ito naman ang tatawagin nating running at yung kabila ay magre-react as starting. So nagpapalitan lang silang dalawa. Kaya yung timer natin, pag sumilik sa kanan, iikot ng pa-forward. Pag sumilik ng pakaliwa, iikot ng pakaliwa. So, ito yung function ng ating wash motor. So, sa baba naman, yung spin dryer motor natin, na merong common starting sa running. Yung pinakamataas na resistance dito sa dalawang wire na to, of course, ay yung common. Then, with respect to common, second na highest ay starting at ang pinakamababa natin yung running. Yung running natin ay pupunta naman sa ating spin dryer timer natin. At yung isang linya pupunta doon sa cover. Sa cover natin ay merong switch para sa line 2. Pwede naman silang magkabalikan kung saan natin mailagay. Basta ang mahalaga, hindi magkasalubong ang line 1 at line 2 natin. At the same time, meron tong 5 microfarad over 350 volts ang starting natin. Kaya ang kukunin natin ay itong running natin at i-co-connection sa timer. So yung timer nito ay on and off lang tayo dito at once na binuksan natin yung cover natin, automatic ay mawawalan ng supply yung motor natin at meron tong clutch brake para pigilan kagad yung tab natin na umikot. So pinagsama yung line 1 ng ating spin dryer motor. At yung line 2 naman ay dito sa timer, naka-connection. Kaya magkakaroon tayo ng mail plug, line 1 at line 2. Pag sinaksak natin to at inon natin yung timer, iikot ng pakanan at mamaya iikot ng pakaliwa. So ito naman ay isang way lang. Depende sa nag-rewind ng motor o sa company, merong mga spin dryer motor na ang ikot niyan ay pakanan. At meron ding ikot na to ay pakaliwa. Pero dapat makuha natin yung mababang resistance at ayun ang dapat na supply natin o lagyan ng timer at cover switch papunta sa line 2. So, tignan natin yung actual wiring connection. So, ready na tayo? Punta tayo sa
wiring connection natin. Ito yung ginawa kong training board. Nilagyan natin siya ng terminal block magkabila para sa spin dryer motor at para sa ating wasp motor. At the same time, sa harapan naman, andito lahat yung controller. Meron tayong wasp timer, meron tayong drain controller, spin dryer timer natin. At nakaporma na yung ating winding. So yung pinaka gitna natin, ito yung common. Ito naman yung kaliwat kanan ng windings natin papunta sa ating capacitor. Ayun, naka-connection na doon. At yung timer natin, ito naman yung wiring ng ating timer. Yung gitna na measure na natin o nakuha natin yung continuity, ito na yung common. Kaya doon napapasok yung isang linya according doon sa ating wiring connection. So, ito yung line 1, yung mayroong fuse, pumunta dito sa may common. Then, ito naman yung line 2, pumunta doon sa common ng timer. Then, of course, nakaparallel lang yung capacitor natin sa dalawang windings natin. At yung windings na to, kung saan pupunta yung timer natin, kung dito, ito yung running natin, ito ay magre-react as starting. Kung pumunta naman sa kabila yung contact point ng ating timer dito, so ibig sabihin, ito ang running, ito naman ay magre-react as starting. Then, ipinaral ko yung line 1, line 2, ito na po yung dalawang linya na to. So, mas simple yung connection ng ating spin dryer motor kasi isang way lang ang ikot nito. So, ito yung capacitor natin na merong 5 microfarad. Dito ay at least 10 microfarad. Depende sa motor natin kung ano yung ginamit na original na capacitor. Then, of course, yung timer natin, dalawa lang ang wire. Kahit magkabaliktaran to, pwede. So, pumasok yung linya na to. Ayun, doon sa timer, yung line 2. Lalabas dito, pupunta doon sa may common. Ito na yung common ng ating motor. At yung dalawa na to ay pupunta naman sa capacitor. At ang pinaka-running natin ay ito. Ito naman yung starting natin. Kaya pumunta doon sa capacitor. So, ready tayo. Isasaksak natin to. So, at unahin natin muna paikutin itong ating spin dryer motor. So, ayan. Papatayin muna natin. At ito naman ang paghaganahin natin para makita natin yung reverse forward nito. Sasabay na natin silang dalawa. Ayun. Ayan, nilagyan na natin ang label dito para hindi na tayo malito kung saan natin i-connection. So, una natin itong patayin. At isunod na natin to. Huwag na natin hintayin yung time niya. Ayan. Nakatapos na naman tayo ng isang pag-aaral sa wiring connection ng ating twin-tub washing machine. Meron tayong wash motor at meron tayong spin dryer motor. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron pang kulang dito, kayo na pang bahalang magdagdag. Hindi ko na sinama yung cover switch nito. So, kayo na pong bahalang mag-connection pagdating nyo sa may actual. Salamat ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.